So ayan mga guys, punta tayo ngayon ng Valenzuela. Ayan, punta tayo ng Valenzuela. Dito punta tayo sa may katong Karuatan. Ay papuntang, tama, papuntang Valenzuela ito. So today nga pala, ituturo ko para sa inyo kung paano mag-drive ng automatic na sasakyan. Kasi magkaiba ang sasakyan na ito na automatic sa manual na ibang sasakyan. So today, ituturo ko para sa inyo kung paano ito i-drive kasi automatic ito. Sa mga hindi pa nakakalam, syempre, isi-share ko lang sa inyo kung paano i-drive ang automatic na sasakyan. Mas madali kasi ito i-drive guys kasi sa mga manual. Ito nga pala yung sasakyan natin na Fortuner SUV. So ngayon ituturo ko lang sa inyo kung paano. Siyempre, ano bang unang dapat gawin bago tayo sumampan ng sasakyan? Diba? Ano ba ang unang dapat natin gawin siyempre? Siyempre una, pag sampa pa natin sasakyan, ikakabit kagad natin yung seatbelt. Siyempre seatbelt. Siyempre check mo din yung mga gulong, kumplat ka ba o ano siyempre, diba? Check din muna natin ang ating langis sa makina. Tapos, siyempre, pagsampan natin sa loob, seatbelt muna tayo bago tayo tumakbo. So ngayon, tuturo ko sa ngayon, titingnan natin yung loob. So tara. What? What the fuck? Okay, so una siyempre, papasok tayo sa loob ng sasakyan. Titingnan natin yung loob ng sasakyan. O, ayan. Ay, ito nga. Yan siya mga guys, automatic transmission siya. Mas madali kasi ito i-drive kasi sa mga manual. Tapos yung kanyang cambio syempre dalawa lang yan. Dalawa lang yan. Dati makikita kasi madilim. Dalawa lang yan siya. Basta dalawa lang. Siya preno sa may gitna, sa may bagdang kanan naman ito yung kasagas. So ngayon ang gagawin natin syempre start natin siya, start siya natin. Tingnan yung dashboard nyo guys, diba? Siyempre, ito yung kanyang aircon. Aircon. Tapos may radio pa siya. Yung kanyang dashboard. Tapos kanyang yung side mirror niya. Ayan, magkabila yan. Yan yung harapan niya. At tapos, ayan si Tarzan, naglalakad, nag-exercise si Tarzan. Mga guys, si Tarzan, ayan sa dulo. Ayan siya. So mga guys, ito, ang tamang paggamit talaga nito is, siyempre, una, yung ating handbrake. Ito yung handbrake niya. Handbrake, press mo lang to, down. Tapos, apakabo lang yung brake pedal sa baba, sa may bandang gitna, kasi dalawa lang naman yan sa may bandang gitna, abaka mo yung brake pedal, push mo, and then cambio ilagay sa letter D. Yan, letter D. Yan siya mga guys, katak mo lang siya sa letter D.
Avanti ka na yan, mga guys. Letter D. Ngayon, pag ihinto ka naman, pwede mo siyang ilagay sa parking. Tapos mo lang ganyan. Parking, no? Yan. Dapat po lang din siya sa P. Ito naman, pag atras ka, reverse. Yan, reverse. So, dapat po lang din siya. Yan siya, reverse. Dapat mo lang yung cambio na ito sa R. Reverse. Siyempre, pag naka-stop ka, parking, and then handbrake. Kailangan mo lang siya pataas. Handbrake. Ganyan lang mga guys ang mag-drive ng automatic na sasakyan sa mga hindi pa nakakaalam. Siyempre, sineshare ko lang sa inyo. Tapos, halimbawa, pag may karga ka or mabigat ang karga mo paakyat, pindutin mo lang itong power mode. O yun, medyo hindi na mahihirapan ang sasakyan mo. So, ito nga pala mga guys, meron din ito siyang cambio na katulad sa mga manual na sasakyan. Ito siya, yung tinatawag siya na plus or minus. Siyempre, may primer, segunda rin ito, mga guys. Pag nilagay mo sa ito, pag ginamit mo itong plus at saka yung minus, yun yung pinaka-cambio niya. Mayroon din siyang cambio. Pero hindi naman niya siya nagagamit. Siyempre nga, automatic ang ating sasakyan. Automatic lang talaga mismong nagagamit natin. So, yun lang mga guys. Sinishare ko lang sa inyo para alam nyo ang pag-drive ng automatic na sasakyan. Sa mga manual kasi, tatlo ang ano niya, ang cambio niya. Siyempre yung gitna, preno, yung kanan sa gas, yung sa kaliwa naman sa clutch. So sa automatic na sasakyan, dalawa lang siya. Yung preno sa gitna, yung bandang kanan, yung sa gas. Siyempre pag magpapatakbo ka, i-push mo lang muna yung brake sa gitna, yung sa bandang gitna ng paa mo. I-push mo lang siya, and then pagka-push mo, ilipat mo lang yung cambio mo sa ito, sa letter D. Ano, parang ganyan, no? Diba? Push mo. Kasi makita guys, kasi madilim. Madilim kasi sa ilalim. Ito, halimbawa, ito kasi, baba mo lang yung handbrake. Push mo yung, ano, sa baba, yung brake. Tapos, pag-push mo ng brake, lipat mo lang siya sa D. Yan, sa D. Pag nasa D na siya, siyempre, pwede ka nang umabanti ngayon. O, diba? So, pag mahihinto ka, bawa, traffic. O, kahit hindi ka na mag, kahit pwede mo rin siyang ilagay sa P para hindi siya mabante, lalo sa mga bracket. Pwede mo rin i-push mo lang yung preno, siyempre, bitawan, para hindi siya mabante. So, ngayon, para mas secured, ang gawin mo, traffic, ilagay mo lang siya sa D. Yan, sa D. O, tapos, handbrake. Hindi na yan siya atras mga guys, kasi nga nakalagay na siya sa part. Para secured kayo siyempre, para hindi kayo mag-aalala na baka umatras. Kasi tsaka ito hindi makasi ito atras kasi automatic nga ito eh. Hindi masya atras, hindi katulad ng mga manual. Pag binitawan mo ang preno, atras na. Ito siya mga guys, hindi siya umatras. Hindi siya umatras. Pag binitawan mo lang ang preno, abante siya. Kaya kailangan pag naka-stop ka, ilagay mo lang siya sa P, sa parking, tapos handbrake. Yan, hindi na yan siya atras, panakaganyan siya. Hanggat hindi mo siya ginagalaw, hindi na yan siya atras. So, mga guys, ganun lang ha. Sinare ko lang sa inyo to para alam nyo din yung mag-drive ng automatic na sasakyan. Kasi magkaiba yan tsaka sa manual. So, maraming salamat mga guys. Please, subscribe to my YouTube channel. Bye-bye.